Ngayong parating na September 26, sasabak ng ating WBO World Bantamweight Champion na si Janriel Casimero kontra kay undefeated Ghanaian Duke Maika. Ito nga rin ang unang pay-per-view fight ng tinaguriang Cuadro Alas. Kaya kailangan niyang makapagpakitang gilas para mapatunayan na deserving siya sa mga ganitong malalaking fight card. Sa ginawa namang virtual press conference nitong September 1, ina-acknowledge ng magkabilang kampo ang kakayahan ng bawat isa. At ayon nga sa ating pambato, alam niyang magaling ang kanyang challenger dahil ito raw ay undefeated. Pero dahil matindi raw ang naging preparasyon nila, kaya gagawin umano niya lahat ng kanyang makakaya para mapanatili ang titulo. At kung papalarin nga raw siya ay gusto niyang sunod na makaharap sina Naoya Inoue at Luis Neri. Ito namang si Duke Maika ay sinabing ang oportunidad daw na ito ang kanyang matagal nang pinapangarap simula pa pagkabata. Asahan na nga rin daw ng mga tao na maganda ang kanyang ipapakitang laban at siguradong iuuwi umano niya ang titulo sa Ghana. Napanood na nga raw kasi niya kung paano lumaban si Casimero at alam na niya kung ano ang mga kaya nitong gawin. Kumpiyansa nga siya na ang kanilang naging ensayo ay tamang-tama lang para talunin ang defending WBO Bantamweight Champion. May banat nga rin ng may palayaw na The Babyface Terminator sa mga nagsasabing tagilid siya sa laban. Ayon sa kanya, siya naman daw ang sasampa sa itaas ng ring at hindi sila. Sa kabilang balita naman, sa bagong inilabas na WBO ratings, bumulusok na paitaas ang pwesto ni Sean Porter papunta sa number 1 spot. Ang ibig sabihin, siya na ang mandatory challenger ngayon ng reigning WBO welterweight champion na si Terence Crawford. Bale, hindi nga lang sa WBO mandatory itong si Porter dahil pati sa WBC ay siya rin ang number 1. Kaso nga lang, hindi pa niya pwedeng ipilit na makalaban ulit ang WBC at IBF champion na si Errol Spence sapagkat kailangan niyang antayin na matapos muna ang schedule nito kay Danny Garcia na nakatakdang maganap sa November 21. Ang problema nga lang ulit para dito kay Crawford, kakatapos lang ng kanyang mandatory defense noong Disyembre kontra kay Egidius Cavaliascus kung saan tinalo niya ito via 9th round TKO. Kaya baka hindi muna sila magbobolontaryo na labanan ng kasalukuyang number 1 rated fighter. Kumbaga, ang siste kasi may karapatan sila ngayon na mamili muna ng hindi gaanong mahirap na laban. At pagka may lumabas ng order na galing sa WBO, saka pa lang sila mauobliga. Pero yun ay kung sakaling wala silang balak na sumabak sa title unification. Dahil kahit sabihin natin na may mandato na galing sa WBO, pwede ka pa rin lumusot sa iyong mandatory defense kung ang lalabanan mo naman ay kaparehas mong kampiyon sa iyong weight category, na syempre kailangang aprobado pa rin ng organisasyon kung saan ka hinihirang na champion. Pero dahil nga parang wala pang may gusto na kumagat ng unification kontra dito kay Crawford, kaya baka isang laban lang ang aantayin nitong si Porter bago siya makakuha ng chance na mapanalunan ng WBO title. At kung sakali nga na walang ibang available challenger ngayon na gawa ng pandemic, posibleng si Porter na lang din agad ang sasabak kontra kay Crawford. Sa opinion ko nga, mas magandang maagaw nitong si Showtime ang titulong hawak ni Crawford dahil kung maipon na mga PBC fighters ang lahat ng welterweight belts, mas madali na ngayon magkaroon ng title unification. Dahil nga kung nasa iisang promotion na lang sila, yung prize money na lang ang kanilang dapat pag-usapan.